Hello, ako nga pala si Reverse Guy. So, gusto nyo bang maging reseller and distributor partner ni Decent? Okay, ito yung company ng mga crypto wallets. Specifically guys, no? Meron sila nung special nila na biometric wallet. Okay, so sobrang solid nung biometric wallet kasi fingerprint nyo mismo yung parang security pass niyo. Okay, so kung gusto nyo maging reseller and distributor nitong Decent, no, crypto wallet, is you can click the link below. Okay, so may mga discounts yan, of course, kapag wholesale kayo bumili. No, kasi nauuso na kayong mga crypto. And of course, kailangan din na i-safeguard natin yung ating mga crypto assets. So, sa pamamagitan, syempre, ng mga crypto wallets. So, yes guys, kung gusto ninyong maging reseller or distributor partner ni Decent, isi-click nyo lang yung link sa baba. Okay, so i-click nyo lang yan. And, nalabas na dyan yung mga details and requirements, no? So, kung ano nga ba yung mga dapat ninyong gawin para maging partner ni Decent. So, yun lang guys. Puya. Hello, ako nga pala si Reverse Guy. So, guys, ngayon, panibagong video na naman. Okay, pero bago ang lahat, syempre, mag-subscribe na sa ating YouTube channel. Don't forget to like this video. So, paabuti nyo itong video natin ng 30 likes, guys. Yes, 30 likes para magkaroon tayo ng t-shirt giveaway. Pwedeng SLP giveaway. O kaya naman, no, kapag na-close na yung usapan namin ni Ready Player daw is makapagbigay tayo ng scholarship giveaway para sa ating mga winners. So, ang mahalaga is umabot tong video natin ng 30 likes or more kung gusto niyo, syempre, di ba? And syempre, no, maraming salamat din sa mga partners natin. Okay, we have BitGet, guys. So, dyan tayo nagtitrade ng EXS and SLP. Sobrang baba ng fees dyan. So, kung wala pa kayong BitGet account, okay, no, and alam yun, gusto nyong matuto mag-copy trade, no? Meron dito sa dulo ng video natin tutorial ng copy trading sa BitGet. And ayun na, i-click nyo na yung link dyan sa baba. Dyan na kayo mag-register para sure na hindi scam yung links niyo. And of course, we have Decent, Thug City Live na rin yung minting nila. And Ready Player daw yung guild natin. And syempre, pasalamat na natin kayo sa buhay na pinagkaloob sa inyo ng Panginoon natin. Ayan, syempre, galing tayo sa Bagyo and everything. Ayan. So, ito na nga guys yung Season 1 Balancing Patch. No? Ito yung sobrang lupit na patch na iniintay natin. Yung akala natin sobrang haba ng list. Pero ang ikli lang pala ng list niya. No? So, we have in here. So, mamaya na to eh. So, basahin natin dito. We've made a variety of balancing changes to help diversify the meta. Especially later in the season when all runes or charms are readily available. We've added exclusive Season 1 borders, no, as rewards for progressing in arena. Less borders get progressively rarer and more exclusive as you advance. The top 10 on the leaderboard season and will have their places in season 1 enshrined on their season 1 avatar. So ito na nga guys, kumbaga sa season 1 parang meron ng privilege talaga yung mga top players. Okay, so talagang yung mga top players this season 1 is talagang makikilala talaga sila ng buong mundo or ng buong Axie community kasi meron silang special badge na makukuha every time na kapag nag-end sila sa rank 10 o kaya ng specific rank. So nabanggit naman dito. So magkakaroon sila ng border. So familiar kayo guys sa border, di ba? Parang ang angas nun sa Mobile Legends, talagang marami din ang gumagastos para sa border, di ba? So this time around, makakita na rin tayo ng season border para sa mga matataas yung rank dito sa ating Season 1 ng Axie Origin. So ito na nga, magkakaroon ng updated tutorials, no, on improve onboarding flow and growth. Minor rock paper scissor adjustments, more changes coming later. Ayan na nga yung sinasabi natin, okay? So rock paper scissors adjustment. Okay, ano kayang adjustment ang gagawin nila diyan? So possible na baka pwedeng makita nung tawag doon nung mismong player yung magiging kalaban niya kapag siya ay nanalo. So makakapag-decide siya ngayon kung dapat bang mag first turn siya or second turn siya, which is good yun, no? So ano pa lang yun guys, theory pa lang yun eh. So hopefully ganun nga. And then next is once both players have decided first or second, match will start instead of waiting the full 5 seconds at each time. Ayan. So once both players have decided first or second, match will... Grabe. So start na kaagad pala, no? Opposing team will show throughout the duration of... Ayun, makikita na nga guys, no? Kakasabi ko lang, makikita na pala agad, no? Opposing team will show throughout the duration of the rock, paper, scissors game.
added a sound when rock, paper, scissors begins, disconnecting for more than 60 seconds at any point during rock, paper, scissors, or before entering battle will result in losing the match. Uy, meron ng ano ah. Meron ng bawas, no? Added a new push notification and ano pa ba. So we also have in here bug fixes para sa improvement. Ayan, so updated the auto turn, updated the rune, last stand, ayan. So meron ng mga minor bug fixes na talaga. Ang pinaka-inaantay ko na bug fixes, hanapin natin ah. Yung sa poison eh. Yung nag-i-stack yung poison. Alam nyo ba yun guys? Yung nag-i-stack na tatluhan yung poison. Kasi sobrang annoying nun, especially sa rank game, diba? So, alam nyo yung ibig kong sabihin kapag na-experience yun na yung bug niya na yun. Yung tipong tatlong patong ng poison yung kakain sa inyo. Which is talagang napakalakas nun. But so far, parang wala yun. Okay, wala masyado. So, yan lang guys, yung update for the Season 1 Balancing Patch. Ano bang thoughts ko dito? Actually guys, wala talaga. This time around, talagang masasabi ko na yung meta natin is the Rage meta. Okay, yun talaga yung meta right now. And wala na tayong magagawa dun. Okay, hindi na natin siya mapapago. Hindi na natin siya, alam yun, hindi na mapipix. Kasi yun na talaga eh. Yun na talaga yung meta for now. So, ang tanging magagawa lang natin is talagang mag-adjust tayo sa rage meta na yan. Pero, exciting naman gamitin yung rage meta, especially kung meron ka talagang Axie na pang rage. Kung may Shiba ka, Little Branch, Believer, Confident, yung mga ganung cards talaga. Sobrang lakas ng mga cards na yun. Yung mga cards na yung tipong mapapaano ka talaga eh. Aray ka sa sakit. Kasi may experience ako, umabot ng 300 yung damage. Nag Fury mode. So talagang masakit talaga. Pero we can expect, no, na in the next season may iba na yung meta. Pero this time around, wala talaga. Tapos si Spam and Rice, nakakuha pa ng Endless Anger. Diba? Napakaswerte ni Spam and Rice. So Rage meta guys or Poison meta, ano sa tingin ninyo, no? Baka kahit papano humabol din si AOE. Hindi natin alam. May mga ilan ako nakikita ang AOE sa leaderboard. Tingnan natin. Ako kasi guys, naghihintay din talaga ako ng ano pa eh. Naghihintay pa ako ng ilang weeks. Okay? Para talaga mag full blown tayo sa ating lineup. Pero ang nakikita ko rin, baka mag-rage din ako. Kasi aside from malakas, no? Talaga siya tawag doon. Exciting din. Parang ang sarap sa feeling na mag-rage. Na-experience ko na mag-rage guys gamit Little Branch tsaka tawag doon. Yung Shiba, talagang ang sarap sa mata. No, nakikita mong naka-rage yung mga tropa mong Axie. So ayun guys. So anong masasabi ninyo dito sa ating patch ngayon? Ano bang masasabi niyo sa meta? Balance pa siya? Lugi na ba? Malugi na ba yung mga mabababang player? Or may chance pa bang umangat yung mga mabababang player? So malaman yan sa baba. Again guys, 30 likes no sa ating video. And by the way, no, kung mabigay sa punto ng video na to, please use my donation code pala, no? So donation code natin, Coach Rev, all caps, walang space sa mga gustong bumili ng mga Axies dyan. So yes, gamitin nyo na yung Coach Rev, all caps, walang space. So yun lang guys. Hello no guys, so ito na nga yung tutorial, no? Quick tutorial lang to, no? Ito yung pinaka-technical na talaga. So kung umabot kayo sa punto ng video na to, swerte ninyo kasi malalaman nyo kung paano talaga mas manalo sa copy trading, okay? So, punta kayo ng copy trade, wait. Punta kayo ng copy trade dito. And then, ang pinakakinukuha ko talaga guys is si Owens, okay? Si Owens tapos yung top 5, okay? Yun lang, okay? Huwag na kayong kukuha ng iba. Okay, kaso yun nga lang puno sila. So, aabangan ko muna si Owens, pero kapag mamaya-maya hindi pa GC Owens, no? Kukunin ko na to si Closed Week. Kasi guys, si Owens talaga sobrang solid niya. Pero again guys, ang inaano ko lang ay $10 a day. Okay, $10 lang yung tawag doon. Kinaka-copy trade ko, no? And pwede nyo naman siyang i-manually close. Kumbaga, kung nagte-take profit na, ayaw pang maganda na yung pasok, no? Or entry ng kung sino mang trader niyo, pwede nyo naman siyang i-manually close para di kayo matalo. So yun lang, very quick video lang to, no? So again guys, top 5, okay, top 5. Pag wala sa top 5, huwag muna, okay? Chill muna kayo, okay? Ganun lang. So yung top 6 to top 10, medyo alanganin na ako dyan eh. Pero
Yeah, kung makukuha nyo si Owens, nako, mas mataas yung chance nyo. Pero natatalo pa rin to, guys, ha. So, not a financial advice, of course. Again, only invest what you can afford to lose. Ako, $10 a day lang ginagawa ko. So, yun lang. Snipe-snipe lang kayo sa top 5. Booyah.